Why not i-freeze muna ang kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin muna ng gobyerno. Eh, kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka... Ito ang Wow Trending. Bank account ni Senyor Aguila bubuksan na at ipapapraise daw. Ito ay kasunod sa mga lumabas na balita na bawat miyembro daw pala ng kulto sa SB Isay ay kailangang ibenta ang bahay at ang 65% daw na kita ay kailangang ibigay sa leader ng kulto na si Senyor Aguila. Wow! Ito daw ang sabi ni Senyor Aguila na requirements para sigurado na makakapunta ka talaga sa langit. Nasa 5,000 ang miyembro ng SB Isay sa Socorro, kaya duda si Senador Bato de la Rosa na maraming lamang pera ang bank account ni Senyor Aguila. Dahil balak din ni Senador Bato na i-refund ang mga miyembro na bumalik na sa kani-kanilang mga dating tirahan. Pero may pangamba ang iba na baka naubos na ni Senyor Aguila ang pera dahil ginastos daw sa pagpagawa ng kanyang revulto at nag-tour pala ito sa Korea kasama ang iba pang mga head ng kulto sa SB Isay. At may informasyon daw sila na natanggap na baka binaon na ni Senyor Aguila ang pera sa lupa. Oh my God! Ganun talaga kung pwedeng sabihin natin na sindikato dahil nga requirement nila no sa pag-akyat doon sa kapihan ay kailangan ibinta nila yung kanilang mga earthly possessions, yung mga ari-arian nila, uh-huh. Yung kanilang mga pamamaha, yung bahay nila, ibinta nila at around 60% of the proceeds of which ay mapupunta doon sa SB Isay. Mm-hmm. So parang merong scheme, merong scheme na ginagawa. Nagastos na yun iron siya. Meron pa silang mga studio na pinagawa, mga radio station. Gastos na yung pera nila. Patay. Ma-advise natin kung meron pang naiwan na pera, may pera pang hawak yung association na yan. Kung gusto ng mga miyembro na magpa-refund, siguro they have to be compensated nila na ibinigay. Why not i-freeze muna ang kung may mga bank accounts ito, may mga ari-arian, o kunin muna ng gobyerno. Eh, kung maaari, ibenta o kaya ibigay yung perang nakatago pa dyan. Baka ibinaon sa lupa. Kung? Titingnan natin kung ano maging hakbang natin dyan. No? Oh. Kung meron silang mga bank accounts, existing bank accounts. Pero titingnan natin dahil alam ko may mga advisor rito, legal advisor nito sila na mga abogado kung anong dapat gawin, baka titingnan natin that would form part of our recommendation. Andun sila no? Ang may hawak sa kanila ngayon yung DSWD at saka yung local yung civil yung local DSWD ng Socorro. Okay. So, at yung kanila gusto niya ay tinitikognizers na rin ang IACAT, no? Yung inter-agency against human trafficking. Yes. So, ando na. Safe na po sila. Safe na sila. Oo. Mm-hmm. Senator, kung sakali ho, mapatunayan ho natin ano, na nagsisinungaling itong leader, si Senyor Aguila, umano, kung sakaling mapatunayan natin na talaga nagsisinungaling sila, kasi they are under oath, hindi po ba? Ano ho ang mga posibleng consequences na harapin nila para sa kabatiran ng ating mga manonood at tagapakinig ngayong umaga? Po, pwede natin silang makasuhan natin sila according to the revised penal code, yung kanilang pagsisinungaling. Mm-hmm. Pero sa ngayon nga, nakakulong naman sila dahil talagang kumbinsido ang mga miyembro ng committee na sila ay nagsisinungaling. Oo. So, yun, kaya nga sila sinight in contempt dahil nga nagsinungaling sila. Oo. Pero, Senator Bato, sa tingin nyo ho ba parang naging kulto talaga ito? Paano pumutok ito? Kasi nasa Surigao, nasa may mga bundok-bundukin, may mga tumakas, alam po natin. Pero, bakit umabot po sa ganitong punto na nagkaroon ng Senate investigation? Sabi nyo nga, no, parang may kasinungalingan. Ano ba yung naging pamaraan nila para humikayat ng mga tao na sumali sa kanila po? Well, nag-start ito as a very legitimate people's organization organized by the couple Tarok, no?
Napakaganda yung advokasya ng mag-asawa okay. na to enter into an agreement. Yung kailang people's organization na Socorro Bayanihan Services Incorporated ay nag-enter into agreement with the DNR para magamit yung portion of land na pinag-mamayari ng gobyerno sila mag-cultivate at para makatulong sila. Yung income na makukuha doon ay sa kanila na makatulong sila sa mga naghihirap na mga tao doon sa Socorro. Okay. Maganda po yun. Nagsimula lang ito nagiging kulto nung inappoint na yung namatay na yung mga yung mag-asawang tarok at allegedly inappoint daw ito or inelect by itong isang batang nagngalang Jerry sa Kilario na tinatawag nila ngayon na Senior Aguila. So doon nag-start yung cultism no nagiging kulto na sila dahil yun nga by all definition talagang pasok sila sa definition ng kulto, yung strong reverence to a particular single personality at saka yung kailang blind obedience kaya naging kulto na talaga blind yung obedience. Status ng kanilang grupo pero sila naman with your respect to them, ayaw talaga lang aminin na kulto sila. Pero sa ginagawa ng grupo, lumalabas talaga na kulto sa paningin ng naglalabas, no? Senator Bato? Yes. Opo. Meron tayong local government unit, yung governor ng Surigao, yung kanilang mayor. Ano ho ang punto nila dito sa Socorro Bayanihan Group na ito? Bakit ho hindi ito nasilip? Bakit po umabot pa sa Senado at hindi unang nasiyasat ng mga nasa local government unit natin dyan sa Surigao itong case na ito? Well, matagal na ito nilang sinisilip at yung nga, lumalabas na talagang overwhelmed sila sa power ng kulto kaya humingi sila yung LGU ng Socorro humingi ng tulong sa Senado para maimbestigahan ito at para makats ang atensyon ng mga national line agencies na dapat mayroong regulatory powers dito sa grupo na ito at na dapat umaksyon kaya yun na humingi ng tulong in terms naman sa kanila, hindi naman nagpapabaya yung LGU ng Socorro, no? Kaya sila humingi ng tulong dahil hindi nila kinaya. Pero, Senator, aside kasi, parang nga sabi nyo nga, no, it has the elements of a cult talaga. May mga minor de edad na pinipilit magpakasal, di ba? Meron mga rape pa nga na sinasabi. Meron rin ba, aside from that, may mga pera bang involved rin po dito? Kasi, hindi ko alam kung paano nila napapalago yung kanilang komunidad. Self-sustaining ba? Or meron rin ho ba silang hinihinging pera para lumakas? Or para sumusuporta? Ano ba yung naging ano dito po na sa findings po ninyo? Aside from the marriage part. Yun, doon kasi tayo nakatutok po sa mga violation ng karapatang pantao ng mga lalo-lalo ng mga minor de edad. Pero yung kanilang monetary or yung kanilang sustenance sa group ay hindi natin masyadong natalata eh, pero ang alam natin diyan yung external support wala tayong narinig na external support ang nangyari lang yung support na nakuha nila is from within from the members themselves na nahikayat lang umakyat sa kapihan but before that ang requirement is ibinta nila yung kanilang mga ari-arian doon sa lowlands, yung kanilang mga pamamahay, yung kanilang bahay, lahat ng kanilang material positions, ibinta nila. At around 60% of the proceeds ay kanilang i-contribute doon sa coffers ng kanilang grupo sa SBSI. So yun ang ganda pamamaraan. Senator Bato, ano ho ang end part natin dito? Kasi parang malateleseryo itong nangyayari na ito. Kung sakali ho na makukulong itong si Senior Aguila nila, ano ho mangyayari dito sa Socorro Bayanihan? Mabubuwag na po ba ito? O meron hong mag-handle, tututok, magbabantay from the local government or from the national government to help them na masustain yung kanilang kabuhayan para bumalik sa normal yung kanilang pamumuhay at mawawala na yung mga pang-aabusong sinasabi ho natin? Well, alam mo, yung mga tao dyan sa loob ng kapihan, alam kong they are facing a dilemma sa ngayon, no? Dahil nga
Unang-unahan yung may mga miyembro diyan ngayon na hindi lang pala pulis at mga maestra ang nandiyan sa loob, mayroon pang mga may mga Bureau of Fire Protection personnel, may mga may mga BGMP, may mga sundalo. At sa ngayon, dandahan na silang nakikiusap sa Bureau of Fire. According to General Puracan, nakiusap na yung mga miyembro diyan na dating fireman na ma-reinstate, bumalik sa servisyo para nagsisisi sila sa kanilang ginawa. But yeah, it has to go through a process. Yeah. Pa, as far as yung in-state na tinatanong mo, posible, maraming pwede mangyayari kapag mag-progress yung kaso nila at malabasan sila ng warrant at ito magiging non-delable, yung mag-involve ng mga officers kasama na si Senyor Aguila, sigurado makukulong. Mm-mm. At pag kung, ewan ko lang, kung magkakaroon ng leadership vacuum, kung wala magte-take over, or kung makapag-decide ang DNR, the regulating agency, nitong lupa na ito, lupa na kailang inukipa na babawiin pa from SBSI, din malaking problema yan ng local government ng Socorro kung paano nila hanapan ng paraan na makabalik sa mainstream community ng Socorro yung mga taga-